20 years ako nung 20 years ko yung nalagasing wali. Yung pumasok ako dito, kagraduate ko lang ng high school, after 2 years, volunteer ako kay Kuya Kim at Chensa. At na nabigyan niya ako ng trabaho, napasok ako ng government as a casual dito sa Manila to. Hindi ko ina-expect na dito ako makakapagtrabaho. Yung after 1 year, 2001, after 1 year, 2002, doon ko na hinawakan si, doon na pinahandle sa akin si Mali, dahil yung dating keeper niya ay na ano na, na may edad na rin, kaya hindi na rin parang gusto nilang palitan na, dahil nga medyo may edad na, medyo delikado na rin dahil sa edad, lumalaki na si Mali, na nag-iiba rin ang ugali kasi iba yung ugali ng elepante. Kasi ang elepante pag sinilang, may isang tao na nakatoka sa kanila, parang sa Thailand, siya yung tinatawag na mahut. Na eh, siya yung mag-aalaga na habang buhay doon. At siya lang yung re-respetuhin ng elepante. Siya lang yung kikilalaan ng amo. So ikaw yung mahut, Mali? Ginawa ko po yun, halos 5 years, 10 years kung tinrain si Mali na maging malapit kaming dalawa. Na kahit disgrasya, inabot ko hanggang makuha ko yung loob niya na maging close kami. Kuya, paano yung ano, yung typical na araw niyo sa pag-aalaga kay Mali? Paano yung nagsimula yung araw niya at saka paano natapos? Yun lang, 8 hours ang pasok, tapos dinis, pakain, monitoring hanggang hapon, hanggang pag-uwi, daily report, yung ano lang, vitamins. Gano'ng kalaga sa si Mali, Kuya? Cancel ko muna po. Gano'ng kalaga, last lang, gano'ng kalaga sa si Mali? Sobra. Bilang pamilya, kapatid. Siya nung ko sa kamahali. So, ba't naiiyak ka? Dahil ano, sobrang nakit. Wala. Wala, agaw mo na. Hindi kaya. Paano to sila? Naging pamilya na buhay. Mapapalitan ba si Mali sa buhay mo? Hindi ko pa po alam kung alam.